Magandang hapon mga kalapatids. April 2020 na po. Long time na si. Sa mga nag-message po pala dun sa mga video, mas mainam po siguro kung sa messenger po kayo mag-send kasi most of the time hindi ko na po nababasa yung mga message nyo. So, ngayon po, pipilitin ko po talaga na every week kahit isang video ay may mailabas ako para sa inyo. Siguro, gagawin ko ng weekly yung paglalabas ng mga video. Unahin po natin ngayon yung tungkol sa itlog na hindi nababasag. Nakikita nyo po ba yung mga hawak ko? Anong lahi kaya to? Kaya lang, hindi na po mapipisayan. Kasi ito po yung tinatawag natin na dummy o false egg. Bakit ba nagkaroon tayo ng false egg? Para laruan ng bata? O pag nagalit kayo sa kapitbahay nyo, pambato? Hindi po. Ito po ay may gamit sa pag-iibon. Ano yung unang gamit? Kung ang ibon nyo, ang itlog ng ibon nyo ay hindi nyo papipisa, pwede nyo pong palitan ng false egg. Para kung tatanggalin nyo po kasi, mangingitlog uli yun. Ngayon, kung lalagyan nyo ng false egg, full time or 18 days to 20 days bago niya iwan yun. So matagal yung magiging cycle bago mangitlog uli. Pero much better kung paghiwalay na lang natin yung mag-asawa. Pero minsan, kailangan natin na kakataon na magkasama sila ng itlog. Kailangan po kasi lumimlim yung ibon nyo. Huwag nyo basta-basta tatanggalin. Ginagamit din po natin to sa foster parents. O yung pagpapayaya. Sa pagpapayaya, kailangan meron din kayong false egg. Paano? Kasi ililipat nyo yung itlog dun sa yaya. Ang gawin nyo, lalagyan nyo ng false egg yung ibon nyo. So, para hindi rin agad mangitlog. Although, minsan kailangan natin, bakit ba tayo nagyayaya or nagpo-foster parents? Kasi kailangan natin yung two pairs. Dapat, makapagpahinga muna kahit paano yung ibon natin. So, lagyan natin ng false egg hanggang magsawa sila sa kakaupo. Tsaka natin sila ay allowed na mangitlog for the second clutch. So, ang pangatlong gamit nito, ginagamit din natin to sa motivation. So, alam nyo naman na pwede tayong mag-raise ng may kapares. May kapares, mas mainam kasi na maglaro na may itlog. Hindi po totoo na pag may itlog yung kalapate na oo. Pag may itlog sila, ito yung highest form na pwede lang ibigay sa katawan nila para mag-self-conditioning sila. Much better kung may itlog. So, yung itlog nila, tatanggalin natin, papalitan na natin ang false egg. Then, yung ibon natin, pag mapipisa yung itlog, mabilis umuwi. So, minsan pwede natin gawin, dadayain natin sila. Yung false egg nyo, gaya ng nakikita nyo, lalagyan natin siya ng tali. I-google natin, lalagyan natin ng kaprasong sobra. Kaprasong sobra. Then, 3 minutes bago kayo mag-load, ilagay nyo to. Pwedeng isipin ang ibon natin na mapipisa na ang itlog nila at maaaring makapag-motivate. Especially kung maliksi lang ang karera. Ito yung isa sa technique ng mga magagaling sa mga sprint at saka sa mga pan race. So, motivation. So, pag nakita po kayo ng false egg, hindi po ito laruan. Alam, gaya na sinabi ko, may mga gamit ito. Pwedeng gamitin natin para madelay yung paglilay ng egg ng ibon natin. At pwede rin gamitin sa motivation. At yung false egg ay nabibili po. Nabibili, karamihan nito imported. Hindi ko alam kung meron ng locally made. Pero kung sa area nyo, walang false egg, wala kayong mabibili, pwede kayong gumawa ng false egg. Yung mga itlog ng kalapati nyo na hindi nyo naman gagamitin, butasan nyo ng maliit, palabasin nyo yung laman. And then, pwede nyo po siyang
patakan ng kandila hanggang mapuno. Lagyan ng tunaw ng kandila hanggang mapuno, magiging matutuyo yun. I-shape nyo yung dulo, and pwede nyo na yung gamiting pulse egg. So mga kalapatids, siguro bawat loob dapat may pulse egg kasi marami tong paggagamitan. Sana nakatulong yung kapraso na sinabi ko tungkol dun sa pulse egg. Ang mahirap yung pulse egg, pag napisa, hindi pulse egg.